Sa gabing ito, kami muli ay nagtitipon aming Panginoon upang purihan at pasalamatan ka sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming buhay at sa patuloy na pag-iingat sa amin sa buong linggong nagdaan. Salamat din, O Diyos, sa pagkakataong ito na muli kami ay sama-samang mag-aaral ng iyong salita at sa aming pananalanginan. Hinihiling namin na nawa ay pangunahan mo ang gawain namin ito at tuwing kaming kalugod-lugod. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nawa ay aming maramdaman ang iyong pagkilos. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Pakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa maghapong ito na ibinukas mo at ipinagkaloob sa amin. Maraming din pong salamat sa biyaya at pagpapala. Salamat din po sa malaking pribileyo na ipinagkaloob mo sa akin. Nawa, Panginoon, gabayan mo po ako sa aking pag-share ng iyong mga salita sa gabing ito. Ikaw po nawa ang manguna sa aking puso at isipan at kayo hindi po sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po, Panginoon, na patuloy kaming maging matatag at maging matibay sa aming pananampalataya. Patuloy mong buksan aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong mensahe. Tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin na sa kabila ng aming mga dinaranas na pagsubok o kalamidad sa aming bansa ay patuloy kaming maging matibay, maging matatag at malakas ang aming pangangatawan. Pagbalain niyo po ang bawat pamilya ng Kalamba Evangelical Church, gayon din po ang aming Pastora Marta at ang kanyang buong pamilya. Lagi mo pong igagawad sa kanila ang iyong biyaya at pagpapala. Maging ang mga kapatid naming may karamdaman,
Kahit hindi po namin sila nakikita, ay patuloy mo silang i-bless, pagpalain at bigyan ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, at patuloy kang nandyan para sa amin na kahit ganito ang sitwasyon na nangyayari sa amin, ay patuloy pa rin namin nagagawa ang mga activities na ito, ang mga gawain nito para sa iyong kaluguran, Panginoon. Salamat po, aming Ama, at patuloy mo kaming pagpalain, patawarin kami sa aming mga pagkakamali at pagkakasala. Ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa gabi pong ito, ang ating pong teksto na pagbubulay-bulayan ay manggagaling po sa Daniel chapter 6 verse 10. Ito po ang sinasabi. Nang malaman ni Daniel na ang gayong kautusan na nagdaan na ng Haring Dayo, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan. At sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang nakaugalian. Ito po yung nakaugalian ni Daniel na gawin sa maghapon, yung manalangin. Meron po akong 4 definition of prayer. Ang una pong aking definition ay prayer is essential at spiritual activity. Bilang mga anak ng Diyos, normal na po sa atin ang hanapin ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Ito po ay napakahalaga dahil ito po ang source ng ating lakas upang maging matagumpay sa buhay pananampalataya natin sa Diyos. Gawin natin itong activity sa ating spiritual na buhay, kung paanong mayroon tayong mga nakasanayang mga activity tulad po ng ginagawa natin tuwing Wednesday, ang ating prayer meeting, kung saan nagpapanalangin na tayo sa isa't isa. Pati po yung mga kapatid nating nangangailangan ng ating panalangin sa kanilang mga prayer requests, ginagawa po natin ito sa pamamagitan ng sama-samang pananalangin. Yung noon pong tayo'y face-to-face pa, ay meron po tayong ginagawang dalawang tao na nagpapanalangin. At maging sa ating ginagawang visitation sa mga bahay ng ating mga kapatid, ginagawa po natin muna nangangamustahan, at tapos po bago tayo umalis sa kanilang tahan, ipinagpe-pray po natin ang buong pamilya nila, at ang kung meron po silang karamdaman, ipinapanalangin din po natin sila. Malaki po ang tulong ng ating mga kapatid, lalo na po yung mga may pagsubok na pinagdadaanan at yung mga may karamdaman. Dahil po sa mga gawain natin ito, tayo ay lumulusog at nagiging malakas ang katawang pisikal. Higit sa lahat, gawin nating habit ang pananalangin. Maging handa tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos, at asahan nating siya ay laging nakikinig sa ating mga panalangin. Sa bawat po panalangin natin ay nandoon po yung katugunan ng Panginoon Diyos. Nandoon po yung handa siyang makinig sa bawat sa atin. Kung ano man po yung ating idinudulog sa Kanya, ay talaga pong ibinibigay niya sa atin ang mga katugunan. Kahit po minsan na natatagalan ito, ay hindi niya po ito nakakalimutan. Kasi po siguro kaya po natatagalan yung pagtugon ng Diyos sa ating panalangin. Meron pa siyang gustong baguhin natin. Meron pa siyang plano sa mga idinudulog natin sa Kanya. Kaya po, huwag tayong maiinip, huwag tayong mawawala ng pag-asa kung tayo'y hindi pa tinutugon ng Panginoon Diyos ang panalangin natin. Dahil
mas maganda siguro yung ibibigay ng Panginoon Diyos na katugunan doon sa ating mga panalangin. Meron pa siyang nais na baguhin sa ating mga puso. Ang ikalawa naman po ay prayer is a drawing near to God. Ang paglapit po natin sa Panginoong Diyos ay hindi lang kung kailan tayo may kailangan o nasa kagipitan o nakakaranas man ng matinding pagsubok. Kasi po yung mga taong wala pa sa Panginoon, pag dumating yung matinding pagsubok sa buhay nila, dun lang po nila naaalala na tumawag sa Panginoong Diyos. siguro po, kasi yung ibang tao, pag yung doon na talaga na wala na silang magawa, wala na silang malapitan, ginagawa po nila ay huling option nila ang Panginoon Diyos. Huling tinatawag nila ang Panginoon. Hindi po dapat ganun. Kailangan po sa may problema man tayo o wala ay dapat unahin natin ang Panginoon Diyos. Dapat lagi tayong nakakonekta sa Kanya, lagi tayong tumatawag sa Kanya, lagi tayong nananalangin sa Kanya para hindi tayo nalilihis ng dandas. Kasi po, pag lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Panginoon Diyos ay hindi tayo kahit na anong pagsubok, kahit na anong dumating sa ating problema, hindi tayo manlulupaypay. Ang nararapat po nating gawin ay lagi tayong nakakonekta sa Panginoong Diyos na may pagsubok man o wala, katulad po ng sinabi ko kanina. Ang prayer po na makatarungan ng isang tao ay powerful at epektibo, at ibinibigay ng Panginoong Diyos ang kanyang pagiging righteous upang tayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Panatilihin po natin ang buhay kabanalan upang maranasan ang kapangyarihan at ang pagiging epektibo ng ating mga panalangin, dahil iyon po ang nais ng Panginoon Diyos. At sa tuwing tayo po ay nananalangin, nandoon po yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang kinina din po natin na tutugunin niya yung mga idinudulog natin sa Kanya. Ang pangatlo naman po ay prayer is spending quality time with God, yung paglalaan po ng tamang oras. Sabi nga po sa Mateo 14:23, pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Kung ang Panginoong Diyos po ay gumawa ng paraan para siya ay makapanalangin na mag-isa, tayo pa po kaya na mga anak niya, dapat din po na maglaan ng oras o panahon sa pananalangin at sa pagbabasa ng Bible. Pwede natin gawin ito sa ating mga morning devotion o bago tayo tumayo sa ating mga higaan, at gumawa ng mga gawain sa maghapon. Manalangin muna po tayo, dumulog muna po tayo sa Kanya at magpasalamat sa ibinigay niyang bagong buhay at kalakasan. Sa araw-araw po ng ating buhay, unahin po natin ang pagdulog sa Panginoon Diyos, dahil sa tuwing gagawin natin ito, nalulugod po siya sa atin. Si Daniel nga po, kahit alam niya na sa pagsuway niya sa utos ni Haring Dario na ipagbawal yung pananalangin at pagsamba sa loob ng 30 araw, pero hindi po napigilan si Daniel na kahit na maparusahan siya ay nanalangin pa rin siya 3 beses isang araw. Hindi po niya alintana yung parusa na ibibigay sa kanya ni Haring Dario. Sinunod pa rin niya yung kalooban ng Panginoon Diyos na manalangin siya 3 beses isang araw. Sa kwento po, nung nalaman ni Haring Dario yung nangyaring ito sa kanya, na ginawa niyang pagsuway, itinapon po siya dun sa kulungan ng mga leon. Pero namangha po si Haring Dario dahil sa kinabukasan, wala pong nangyari kay Daniel, nakita lang po niya ito natutulog. Kaya po,
nanampalataya si Haring Dario sa, lalo sa Panginoong Diyos. Na sa atin pong sa atin pong pang-araw-araw na buhay, mas matagal pa nga po yung inilalaan natin sa paggamit ng ating mga gadget, mga cellphone, sa paghawak nito kaysa sa pagbabasa ng Bible o sa pagdulog sa Panginoon Diyos. Mas masarap po yung nakapanalangin ka na sa Panginoon Diyos dahil sa iyong pagdulog sa Kanya, nakakatiyak ka, protektado ka sa Panginoon Diyos sa maghapon, sa maghapon. Yung mga mahal natin sa buhay, protektado din po niya. Talaga pong napaka-powerful ng panalangin basta't nandoon po yung ating katapatan at pagtitiwala na ang mga panalangin natin ay tutugunin ng Panginoon Diyos. Yung pang-apat naman po ay prayer is a two-way conversation. Ang panalangin po, ito yung pakikipag-usap natin sa Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ng panalangin, dito natin sasabihin sa Panginoon Diyos yung lahat ng ating problema, maging ang nararanasan nating karamdaman o kagipitan, at pasasalamat sa lahat ng pagpapala niya sa atin. Kapag tayo ay nananalangin, focus lang tayo sa idinudulog natin sa Panginoon Diyos at damhin natin yung Kanyang presensya. Hindi po tayo makakapamuhay sa paglilingkod sa Panginoong Diyos kung walang panalangin at kung handang makinig ang Diyos sa atin, ang Diyos sa ating mga panalangin, dapat handa rin po tayong makinig sa Kanya. Sabi nga po sa Jeremias 33:3, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nauunawaan. Kaya po talaga pong ipinapaunawa sa atin ng Panginoon Diyos yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Doon lang po natin ito mauunawaan kung ito po'y nangyayari sa atin na katulad po ng aking naranasan doon sa aking pag-alis sa aming tahanan sa pagbabay ko papunta po sa Parian. Minsan po ay sa nung ako po ay tatawid na ay may bigla pong sumulpot na isang motor. Malapit na siya sa akin, talaga pong konting-konti na lang at mababanggaan niya na ako. Nagalit po sa akin yung driver, pero ang ginawa ko po, humingi po ako ng pasensya sa kanya, humingi po ako ng sorry. Ganun pa man po, nagpapasalamat ako sa Panginoon Diyos dahil hindi po ako nakaramdam ng takot o kinabahan man lang na doon sa pangyayaring yon. Kaya po alam ko na ang proteksyon ng Panginoon Diyos ay nandoon. Kaya po nung bago po ako talaga umaalis sa aming tahanan, sa aking pagbabay, kaya hinihingi ko po yung proteksyon niya, pag-iingat niya sa akin. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Kanya. Kaya po gawin natin mas epektibo ang ating panalangin. Sa pagdulog natin sa Panginoong Diyos, hindi tayo ang nakikinabang. Maging yung mga taong nagsasabi sa atin na ipag-pray natin sila, at lalo na po yung mga mahal natin sa buhay. At tayo lang at ang Panginoong Diyos ang nag-uusap para tayo lumago sa ating mga sa ating relasyon sa Kanya. At patuloy nating malaman kung ano ang Kanyang kalooban at layunin sa ating buhay. Kaya po, malaking pasasalamat sa Panginoon Diyos na ako'y nakarecover, ako'y meron ng kapayapaan at katiwasayan sa puso't isip ko dahil doon sa naranasan kong pagsubok sa buhay ko. Ngayon po ay maayos na ang aking pakiramdam dahil talaga pong malaki ang naitutulong ng pakikipag-usap sa Kanya o
o ang panalangin sa Kanya. Malaki rin po ang nagagawa ng pagbabasa ng Biblia. Doon po natin yung mga hindi natin po nauunawaan na bagay-bagay kung bakit nangyari sa atin to. Doon po natin mauunawaan yung kasagutan doon sa ating mga katanungan kung bakit nagkaganito o bakit nagkaganon, bakit nangyari sa atin ito. Kaya po patuloy tayong manalig, manampalataya sa Panginoon Diyos. Huwag po tayong bibitaw kahit na anumang bigat ng pagsubok na naranasan natin. Basta't magtiwala tayo sa Kanya, manalangin tayo lagi sa Kanya at kumunik tayo sa Kanya. Salamat po sa Panginoon Diyos. Amen. Tayo po yung manalangin. Salamat po Panginoon sa aming mga salita mo na pinagbulay-bulayan sa gabing ito. Nawa Panginoon, patuloy mong i-bless ang bawat sa amin. Patuloy mong pagpalain ang bawat sa amin. Salamat po sa ibinigay niyo sa aking pagpapala at pagkakataon. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Lumako tayo ngayon sa ating panahon ng pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng ating pasasalamat at mga kahilingan. Ating pasalamatan ang Diyos lagi-lagi sa patuloy niyang pag-iingat sa atin, proteksyon, pagbibigay sa atin ng kalakasan upang ang araw-araw nating mga pagkilos at paggawa ay ating nagampanan na puno ng kalakasan. Salamat sa Panginoon sa patuloy ng paggabay sa atin upang sa ating mga gawain ay lagi tayong conscious sa ating mga ginagawa upang tayo ay patuloy na magiging biyaya para sa buhay ng iba, makapagdudulot ng kalakasan sa ating mga nanghihinang mga kapatid, magdudulot ng kagalingan sa ating mga kapatid na naguguluhan at nakakaramdam ng panghihina sa kanilang lupang katawan. Ganon din sa iba pang bahagi ng kanilang nararamdaman. Maraming salamat sa ating Panginoon sa mga gawaing natapos, sa natapos na mga gawain sa buong buwan ng Enero. Sa Kanyang pangunguna sa ating mga gawain, lalo't higit sa ating mga gawaing pagsamba at iba pang mga gawain ng pananambahan upang patuloy na masustain natin at mapangalagaan ang ating pananampalataya at pangangalagang nurturing sa ating mga kapatiran, sa ating kalalagayang new normal. Pinasasalamatan natin ang Panginoon sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buong linggong ito. Ganon din ating pinasasalamatan ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary sa linggong ito. Ating panalangin sa ating mga birthday celebrants para sa ibayo pang kalakasan, sa panibagong buhay at perspektibo sa buhay para sa panibagong taon ng kanilang kakaharapin. Ating ipanalangin din ang ating mga kapatid sa kanilang pagdiriwang ng anibersaryo ng kasal para sa panibagong pagpapanibago ng kanilang ugnayan bilang mag-asawa, upang sama-sama nilang tahakin ang buhay at ang kanilang sambahayan na puno ng pagkalinga, pagmamahalan, pag-aalagaan sa isa't isa. Iba pa nating mga pasasalamat ating dalhin sa Panginoon. Ngayon ay dumako tayo sa mga pananalangin natin. Ating dalhin sa panalangin ang kalalagayan ng ating bansa.
lalo sa napakadaming issues na kinakaharap. Ang isyo ng anti-terror bill, ang isyo ng vaccine, ng pandemya, at marami pang iba. Patuloy nating idalangin ang ating pamahalaan na nawa ay makikita ano yung nakabubuti para sa lahat. Makikita yung pangangailangan ng mas nakararami. At maglingkod na may buong katapatan bilang tawag ng Diyos sa kanila upang paglingkuran ang ating bayan. Magkaroon nawa sila ng takot para doon sa mga katiwalian at mga korupsyon na nagaganap at pagliwanagan ang kanilang mga isip sa mga bagay na ito upang matigil man o hindi mabawasan man ang matinding hindi magandang pamamalakad ng ating pamahalaan. Ating patuloy na idalangin ang ating mga frontliners na nagsisikap na mapangalagaan ang mga infected sa COVID, kalakasan at proteksyon para sa kanila. At kalakasan din para sa mga nagkakasakit, kasama na yung maraming nagkakasakit ngayon, nasa paggamutan at nasa kanilang mga tahanan. Sama na natin sa panalangin ang ating patuloy, ang ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, nasa pangangalaga ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawa ay masumpungan nila lagi ang kalakasan na nagmumula sa Diyos. Ang kalakasan din para sa mga nangangalaga sa kanila. Iba yung pagtitiwala sa Diyos at kapayapaan ang kanilang masumpungan sa kalinga ng ating Panginoon. Ating ipanalangin ang asawa at mga anak ni Reverend Louis Spring na pumanaw noong linggo. Nawa ang patuloy na kaaliwan ng Diyos at pagyakap sa kanila ang ipadama upang sa gitna ng ganitong kanilang kinakaharap na kalungkutan ay masumpungan din nila ang kalakasan at kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Ating ipanalangin ang ating bawat sambahayan sa kanyang patuloy na pagsisikap na matugunan ang pangangailangan, lalo't higit sa ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho, pumupunta sa opisina. Patuloy natin silang ipanalangin para sa kanilang kaligtasan, pangunguna ng Panginoon upang patuloy na mapangalagaan ang bawat sambahayan. Panalangin natin ang ating mga estudyante sa patuloy na pagkakaloob sa kanila ng karunungan at kaalaman upang patuloy nilang magamit sa kanilang pag-aaral. Tuman ay module online sa kaparaan ng mayroong pagsisikap, mayroong perseverance as resource, pagiging resourceful sa iba't ibang paraan upang matuto sila. May matutuhan sila patuloy sa kanilang mga pag-aaral. Ating ipanalangin ang ating mga mahal sa buhay na malayo sa atin. Nawa ang pag-iingat patuloy ng Panginoon at ang gagabay sa kanila. Ito man ay nasa abroad or nasa ibang bayan. Ipanalangin natin na nawa ang pag-iingat palagi ng Panginoon ang siyang igawan.
upang mapanatili ang kanilang safety, ganun din ang kaligtasan. Ating ipanalangin ang ating iglesia sa kanyang iba't ibang mga gawain, mga paghahanda para sa iba't ibang sa darating na Lenten season. Ang ating konferensya sa kanyang iba pang paghahanda para sa conference in session, conference annual session. Ang ating national sa kanyang patuloy na pagsisikap din na matugunan ang pangangailangan ng iglesia, ganun din naman ang kanyang pagmimisyon, pag-aabot sa pangangailangan at pagtugon para sa tawag ng mamamayan. Idalangin natin na nawa ang ating pagharap sa iba't ibang hamon ng ating panahon ay tayo'y manatiling matatag para at alang-alang sa ating mga paglilingkod. Hindi lamang sa sarili nating mga kapatiran, kung hindi maging sa pamayanan kung saan tayo sinugo ng Diyos na humayo. Iba pa nating mga kahilingan, ating ilapit sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Tayo ay manalangin. Patuloy kang pinasasalamatan, aming dakilang Diyos, sa pagkakataon na lagi kami ay makalalapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Maging sa panahon ito ng aming sama-samang pananalangin bilang isang iglesia. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa pagbibigay sa amin ng pangunguna at kaligtasan. Salamat sa iyong mga mensahe na aming naririnig na patuloy na nagbibigay sa amin ng lakas upang harapin namin ang buhay na mayroong kapanatagan kasama ang patuloy na pagtitiwala sa iyong laging pagbibigay sa amin ng guide upang kami ay makakakilos na puno ng pag-asa dahil ikaw ang siyang laging naruroon at nangunguna sa aming mga daan. Sa gabing ito ay muli matatapos ang aming panahon ng pananalangin, subalit ay magpapatuloy ang aming pamumuhay upang ang aming mga kilos at gawa ay isa na ring panalangin para sa iba. Ang aming pamamahinga ngayon na gabi, Panginoon, ay bigyan mo kami ng kapayapaan upang sa bukas naming magawain ay harapin na naman namin ito na puno ng kalakasan, puno ng bagong umaga, bagong buhay na ikaloob mo sa amin sa araw-araw. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming buhay, maging ang aming sambahayan. Dahil ito ang aming pananalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.